Sinundo ng kanyang may bahay na si Chris si Air Force ex-Captain Jonel Pugoy sa kanyang selda matapos pawalan ng Philippine Air Force sa kanyang pinagkukulungan sa Bilimor Air Base alas 11 ng tanghali, araw ng Lunes, October 18, 2010. Ayon sa opisyal na tagapagsalita ng Philippine Air Force, Lieutenant Colonel Miguel Ernesto Ocol. Na-release po natin siya unconditionally as a result of his ipso facto resignation dahil siya po ay nag-file ng kanyang candidacy noong 2009. So, na-uphold po yun, and then no less than the Commander-in-Chief has signed that, and there is now an order releasing him. But aside from that, yung October 18 release po, yung sa ngayon po, yan po yung resulta ng kanyang pag-confine dahil sa kanyang tatlong violation ng Articles of War. He was found guilty, and as a result, he was discharged from the service and was meted out a 2-year confinement to our custody as a result of the verdict. Si ex-Captain General Pugoy ay nilitis ng military court-martial at napatunayan nagkasala at nakulong ng 2 taon sa kasong administratibo nang lumabas sa YouTube ang kanyang video na nag-aakusa sa pamunuan ng Air Force na kinakahoy ang mga piyasa ng eroplano. Sinabi pa ni Ocol na free as a bird si ex-Captain General Pugoy. So ngayon, he's a free man. Wala na pong, so to speak, wala nang kinalaman ng Air Force sa kanya, and he is an ex-captain, so sarado na po natin yung libro. Pero na siya ba'y lumabas? Wala ba siyang binitiba mga salita na makapagbabanta sa atin? Bilang yung free na citizen, nasa sa kanya na yun kung anong gusto niyang sabihin. Pinakita naman po ng Air Force na nung umaga po na yun, chineck up siya. He was been found to be very healthy. Yung kanyang mga gamit ay initemized at makukuha rin niya. And he was assured na makukuha niya yan. So, as far as the Air Force is concerned, wala na po tayong link sa si Lieutenant Colonel Miguel Ernesto Ocol, RH 911, Bing Formento ng DCRH Nationwide.